Mga kakaibang trabaho noong unang panahon. Tara, samahan niyo akong talakayin at alamin kung ano-ano nga ba ang mga trabaho na nauso noong unang panahon. Human alarm clock. Sila ang mga binabayaran noong unang panahon para manggising ng tao. Nagsimula ito sa Ireland noong 19th century. Sinasabi ng ilan na ang mga ito ay may mga dalang mahabang kawayan na itinutuktok sa bintana ng taong kanilang gigisingin. Paano nga ba natutulog ang mga alarm clock? O human alarm clock, sino ang gumigising sa kanila? Kumbaga sa panahon natin ngayon, para silang mga call center agent, nagising sa gabi at tulog sa umaga. Mahirap man pero kinakaya. Groom of the stool. Isa ito sa mahalagang trabaho lalo na para sa mga maharlikang pamilya. At kung ihahalin tulad natin sa ating panahon, ito ay PA o personal assistant. Ngunit ang trabahong ito ay sadyang mas kakaiba. Dahil sa tuwing maliligo o tinatawag ng kalikasan ng iyong amo, kasama ka sa loob upang ito'y tulungan. Kakaiba man ang trabahong ito, isa naman ito sa pinakamataas na antas na trabaho noong unang panahon. The human computer. Bago pa man mauso o maimbento ang computer, meron ng gantong uri ng trabaho noon. Nauso ito noong 1613. Ito ang mga taong nagkakalkula ng mga ekwasyong matematika. Ang mga human computer na ito ay may mga sinusundang formula o taktika para malutas ang mga problema. Wala silang karapatan o otoridad na baguhin ito. Hindi kagaya ng computer na ating ginagamit, ay madami ng shortcuts at formula na maaaring gamitin upang mapadali ang trabaho. Babae ang kalimitan na nagtatrabaho bilang human computer, dahil mas mababa ang bayad nila kumpara sa mga lalaki. Nahati rin sila sa apat na pangkat, upang sa bandang huli ay kanilang pagsamasamahin kung pareho ba ang kanilang mga sagot. Lector. Noong 1960s, ang mga paggawaan ng tabako sa Florida ay nagbabayad ng mga lector upang maaliw ang kanilang mga manggagawa. Ang trabaho ng isang lector ay paulit-ulit na babasahin ang dyaryo o libro sa mga manggagawa. Dahil wala pang radyo o telebisyon noong unang panahon, kaya ito ang paraan ng kanilang naisip para hindi antukin sa trabaho ang mga manggagawa. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon na Bluetooth headset lang sapat na para marinig ng balita o music. Leech collector, ang mga taong nangongolekta ng linta. Pinaniniwalaan noong unang panahon na ang linta ay mabisang gamot sa ilang mga sakit dahil sinisipsip nito ang mga maduduming dugo sa kanilang katawan. Kaya naging patok ito noong 1800s. Kaya naimbento ang trabahong ito dahil mas mahal mo rin itong mabibenta sa mga doktor. Gumagamit sila ng kabayo na malapit ng mamatay o mahina na bilang pain sa sapa na puno ng linta upang ito ang dapuan ng mga ito at makahuli sila ng maraming linta. Kung ikaw ang aking tatanungin, alin sa mga nabanggit kong trabaho ang gusto mong subukan? I-comment mo na dyan sa ibaba. Kakaiba man ang mga trabahong ito, malaki pa din ang kanilang ginampanan sa ating kasaysayan. At ito rin ang kanilang naging paraan upang itaguyod ang kanilang pamilya. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating video para lagi kang updated sa panibagong upload.